Tatanda na siguro tong halip na to! O lalaki! Huwag ka na magpapakita sa kapatid ko! Kapag nang gulo ka pa, papatayin na kita! Gumalang ka! Nang maluloko mo! Ano yan, kuya? Duro mo, matututo ka ng gumalang sa babae! Rudy! Ano yan? Teka muna, miss. Talaga bang kailangan pa yan? May order po si Dr. Bentamino. Masakit siya na. Makakayanan niyo ito, sir. Mas masakit pa ngayon nangyari sa inyo, Natatawa na muna yata ako, totoo naman, masakit siya na. Para lang itong kagat na... Kagat ng langgam. Totoo yan. Ngayon, kung sabihin mo sa akin na parang kagat mo, pumayag pa ako. Binibiro niyo naman ho ako. Oo, hindi kita binibiro. At lalo huwag mo isipin nililoko kita. Dahil pakakasalan kita. Aray! Aray! Ano nga yan, miss? Hindi ba man sinasaktan mo na ako? Nagsimula ang lahat sa tinginan, pagkatapos ay ngitian. Nagkaroon pa ng biruan hanggang sa ang usap ay naging seryoso. At hindi nga nagtagal, ang lahat ay nauwi sa kasalan. Dito dapat nagsisimula ang kaligayahan at katahimikan ng mag-asawa. Ngunit kung minsan, dito rin nagsisimula ang gulo at problema sa buhay. Ito po si Atty. Jose Sison na nagbibigay sa inyo ng isang magandang hapon at nag-aanyayang kami samahan sa araw na ito upang panoorin ang ating kasaysayang pinamagatang Ulupong. Man and wife. You may now kiss the bride. Salamat to. Congratulations. 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 Thank you. Congratulations. Ano ko ba naman ano? Para ka namang namatay yan. Batiin mo naman ako. Sana hindi mo pagsisiyan ang pagpapakasal mo sa kanya. Ang dapat mong sabihin sa akin, best wishes. Sige. Best wishes kung best wishes. Gusto ko lang malaman mo. Kaya ako nandito. Kasi kaibigan kita. Hindi dahil conformate sa pagpapakasal mo dyan. Malo. Mabait si Rudy. Hindi mo pa lang siya kilala ng gusto. Bakit ikaw? Kilala mo na ba siya? Thank you.
Alright. Kissing na. Wake up na. Sweet one, kissing ka na. Late ka na. Wala ka na alam ko. Yung kundiyan lokohin ako, ha? Nakalamdung lang naman ako sa'yo. Ako lang naman yun eh. Kaya lang, late ka na. Mister, tapos ng honeymoon natin. May trabaho ka na. Tama yan, trabaho yan. Magka-honeymoon lang tayo. Ilang gawin lang natin. Kaya, okay ba yan? Rudy? O, sige na nga. Trabaho na ako, trabaho. Kasi, maligo ko na. Nakahanda na yung pampaligo mo, nakahanda na rin susutin mo. Talaga? Ano, napakaswerte ko naman. Pero kung nagubuhay hari ako sa pagsilbi mo, ah. Siyempre naman, sa outfit eh. Ay, alam mo, ang worry ko lang yung klase ng pagsilbi mo sa ospital eh. Baka mamaya eh, mawili yung karamihang pasyente. Di wala yung main love sa'yo mga pasyente mong lalaki. Ha? Siloso ko pala. Medyo-medyo lang. Ano kaya kung... Huwag lang magtrabaho. Ano ka ba? Akala ko ba? Nagbibiro lang ako. Yaka na naman, napipikong ka na naman. Eh, akala ko kasi talagang babawin mo yung kasunduan natin eh. Ah, hindi naman. Alam ko naman yung kung gaano ka-importante sa'yo yung profession mo yan. Nakakilala kita. Nurse ka. At nagustuhan kita dahil sa ikaw ay ikaw. Kaya hindi ko gagawin na baguhin ka o pigilan ka sa anumang kagustuhan mo. Sa akin lang eh, patuloy mo akong mahalin, ha? Dahil sobrang pagmamahal ko sa iyo. Salamat. Mahal naman kita. Teka. Nilalansin mo na ako. Ikaw talaga. Pangalan ba kalisip ka? Sige na, mali ko pala. Mali ko pala. Sabi lang tayo. Hindi, ayaw ko. Ayaw si mamay? Ayaw ko. Sige na. Okay. Hindi ko pa na. Natukpa. Ay, nako. Sige na. Natukpa. Gising. Gising ka na. Saan ba? Ayan, ikaw talaga. Kailan kayo maghihiwalay? Ano ko ba naman, Malu? Bakit naman paghihiwalay namin ni Rudy ang hinihintay mo? Dapat yung pagbubuntis kong abangan mo. Ay nako, Aida. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ka pa dapat magbuntis. Patunayan niyo muna ng Rudy niya na magtatagal kayo. Look, ha? Ang sabi mo sa akin nung una, isang buwan lang tatag nagpagsasama namin ni Rudy. Tapos maghihiwalay na kami. Natapos ang isang buwan, kami pa rin. Tapos, ang sabi mo sa akin, after 3 months, hindi na kami. Aba, magka 5 months na kami, pero very strong pa na pagsasama namin. Alam mo, Malo, palagay ko, ito na yung panahon para tanggapin mo na hindi ako nagkamali ng pagpapakasal ko kay Rudy. Ano ba talagang problema mo? Bakit ang bigat-bigat ang loob mo kay Rudy? Ewan ko. Wala. Mas mabigat lang ang loob ko sa kanya. Nung una pa man, iba na talagang dating niya sa akin. Alam mo, parang sa isang tingin lang, alam mo kagad na hindi siya gagawa na mabuti. Parang may masamang balak. In other words, kaduda-duda. Sobra ka naman. Eh kung sa'yo yun talagang dating niya sa akin eh. Malu, alam ko mahal mo ako. Nagmamalasakit ka sa akin kasi best friend kita. Pero ako na magsasabi sa'yo.
masayang-masaya ako sa piling ni Rudy. Ako na nagsasabi sa'yo na wala siyang maitim na balak sa akin dahil mahal na mahal niya ako. O sige, sasabihin ko na sa'yo, paminsan-minsan nag-aaway kami. Pero maliliit na bagay lang yon at madali namin naaayos. Kasi mahal namin ang isa't isa, may respeto kami, at very honest kami. Talaga? Eh, yung job offer sa Saudi, sinabi mo sa kanya? Honest daw siya. Biryento ka nga, oh. Saudi? Oo. Pero bakit? Anong bakit? Ba't kinakalaman pumunta pa doon? Maayos naman trabaho mo rito, di ba? Kaya naman kang buhayin. Eh, hindi naman ako pumunta doon dahil naghihirap na tayo eh. Kaya ako gusto pumunta ng Saudi. Dahil gusto makapagtrabaho sa ibang lugar. Pero napakalayo ng lugar na yun. Tsaka isa pa, ba't delikado magtrabaho mga babae doon? Eh, hindi lang naman ako magsang pumunta doon eh. Lima kami. At ang maganda pa nito, tatlo kami magsasama-sama sa isang ospital. Magkakahiwalay tayo. Sandali lang naman eh. 2 years lang. Ano yan? Dire-diretso, walang uwian? Hindi. Ang maganda sa offer nila, kahit wala ka pang isang taon, pwede ka na magbakasyon ng isang buwan. Basta kailangan lang, isiguraduhin mo sa kanila na babalik ka para tapusin mo yung kontrata mo. Ano? Okay lang ba sa'yo? Kung ayaw mo, di bali na lang. Ibibigay ko na lang sa iba yung slot na offer nila sa akin. Total, marami naman gusto magtrabaho doon dahil dollars ang sweldo. Sigurado ka bang gusto mo pumunta doon? Papayagan mo ako. Sige. Talaga? Ang bait-bait ang kasama ko. Ay nako, wala na pa makikita kasing bait mo at kasing understanding mo. Kasi pangako mo lang sa akin na mag-iingat ka doon. At hindi mo makakalimutan. Siyempre naman! At hindi mo pagpapalit sa mga Arab. Hindi. Tawa-tawa ka dyan. Thank you. Love you. Wala ngang naging problema si Aida sa kanyang asawang si Rudy tungkol sa pag-alis niya. Ang totoo, lahat ng suporta ay binigay pa ni Rudy kay Aida. Magkasama sila sa paglalakad ng mga papeles ni Aida. Sa loob lamang ng isang buwan, naitakda ang paglipad ni Aida patungong Saudi. Din, di ba? Huwag na. Pagdating naman kasi sa airport, hanggang sa labas ay mga naghahatid. Pagkatapos, ako papasok ako agad ako. Paano yan? Mag-ingat ka na lang. Ikaw din. Mag-ingat ka. I love you. I love you too.
Bye. Sige na. Ingat, ha? Sulat ka. Hi, sweetheart. Ako ulit ito. Namiss mo ba ako? Ako miss na miss na kita. Natanggap mo ba yung sulat ko? Bakit hindi ka sumagot? O siguro naman na-late lang sa post office. Nagusto mo ba yung mga pabango? Yung relo, gusto mo ba? Maganda yung style niyan. Siya nga pala, next week, mag-check ka na sa bangko. Dapat pumasok na yung perang pinadala ko. Pag natanggap mo na, sumulat ka kaagad sa akin. Sana mag-tape ka rin ang boses mo. Miss na miss ko na kasi ang boses mo eh. Boss, pakipirma na itong delivery receipt. Nakatunayan na tanggap niyo yung package kay Saudi. Sige. Saan ba? Saan ba? Ayan, sige. Maraming salamat, ha. Tingka din pa. Sige. Ay, sinali. May konting tipo, sir. Ay, sir, thank you. Ayan, thank you. Okay. Sige pa, tali na pa, pa. Sige. Salamat, ha. Pare, bago to, ha. Oo, oh, padala ni Mrs. yan, eh. Big time ka na, parang kara. Hoy, nga pala. Namimiss ka na ng barkada. Matagal na rin tayo hindi nagiinuman na. Oo nga, matagal-tagal na rin ah. Mga... May isang taon na rin eh. May isang taon, tama. Oo, tagal na. Eh, wala eh, kasi busy kasi. Alam mo na. Pare, busy. Paano ka naman magiging busy eh? Nag-resign ka na sa trabaho. Eh... Oh, baka naman may... Baka may negosyo ka na, pare. Ah, hindi. Sabit mo naman ako dyan. Tagal natin hindi nagkiti. Bira naman to. Hindi, totoo niya pare, wala. Wala talaga. Dito lang ako sa bahay. Dito lang pare? Oo. Pare, niloloko mo ako. Hindi nga, dito nga lang sa bahay, wala akong trabaho. Pare, niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Yung misis nagtatrabaho sa Saudi. Si Gina pare? Pare, ang swerte mo! Kaya naman pala big time ka na pare. Hindi. Pare, baka naman may kapatid si Gina. Si Gina? Ano sa'yo sinasabi mo? Hindi, binibiro lang kita, man. Binibiro lang kita. Hindi si Gina sinasabi ko. Iba. Mali ka dun. Si Aida, bago. Aida? Oh. Sino Aida? Basta bago. Pare, si Gina lang kilala kong... Pare, huwag mo sabihin meron ka na namang... Pare, huwag mo sasabihin nag-asawa ka na naman ng iba. Masama ba? Pare, bilib ako sa'yo. Bilib ako sa'yo sa totoo lang. Bilib ako sa'yo. Ang tinit mo sa babae. Ikaw na, maging ako. Pare, yabang, di ba? Pare, pinip pa ko sa'yo. Oh, sige lang, uminom pa. Uminom tayo, pare. Oh. Uminom tayo. Tagal natin binagkita. Tagal natin binagkita. Galing Saudi yan, pare. Pare, galing Saudi. Oh. Iwi ko na. Eh, ubusin natin yan. Uminom tayo, pare. Uminom tayo. Wala yan. Nabagay ako pa. Pero ang swerte mo. Si Gina nasa Saudi, pare. Hindi nga. Sabi si Aida eh. Pero teka, pare. Hindi ka ba nalulungkot dito? Buhay hari ka rito. Wala ka namang reyna. Pare, yung tawa mo ha. Yung tawa mong yan, alam na alam ko yan ha. Huwag mo sabihing meron ka pang iba. Ano, meron ka pang ibang babae, no? Ah, mayroon na magsalita, pare. Pare, bilib talaga ako sa'yo. Sige, mag-inuman tayo, pare. Inuman tayo. Okay, hindi natin ito ngayon. Pare. Wow! Thank you! Thank you so much! Talaga love mo ko. Oo naman. Ano?
nagustuhan mo yung kulay na refrigerator. Eh, kung gusto mo naman, eh, palitan natin. Hindi, okay lang. Talaga naman ang gusto ko ang white color, eh. Thank you, love, ah. Yung air condition, kailan? Ikaw mag-alala. Susunod na yun. Talaga? Mm-hmm. Promise? Oo naman. Meron ba ako sa iyong pangakong hindi natupad? Hmm? Wala pa. Thank you. I love you. Yan naman ang hirap sa iyo eh. Puro na lang, thank you. I love you. Wala man ako nakukuha. Wala bang kapalit yung ref na yan, ha? Talagang may nakahandang kapalit yan. Sa kwarto. Espiya mo, no? Magkakamali kayo. Mga tanga sila, sabihin mo sa kanila. Tanga sila! Hindi siya ang aking pinakasalan. Si Aida! Hayop ka talaga. Napakahayop mo. Kahit poster lang yan ang falta! Ikaw talaga hindi mo palalampasin! Mag-iisipan mo rito! Hayop ka! Alam mo, may mga anak ka! May asawa ka! Hindi pa man naayos ni Rudy ang gulong hatid ng muling pagsulpot ng unang asawa niyang si Gina, ay dumating pa ang isa, si Aida na nagbakasyon galing Saudi. Thank you.
Aida! Nagulat ka, no? Ba't nandito ka? Ha? Anong bakit? Bakit hindi ka ba natutuwa? Isang buwan ang bakasyon ko. Kaya isang buwan tayo mag-honeymoon. Ikaw naman ang magkwento. Ay, nako. Ano naman dapat ikwento ko? Kahit ano! Sus, wala naman ako may kikwento eh. Wala naman nagbago sa buhay ko. Lalo naman wala interesting na nangyari. Si Rudy, kamusta? Ayun, sub-sub pa rin ang ulo sa trabaho. Anong trabaho niya ngayon? Malo! Ano pong trabaho ang pinagsasabi mo? Eh, di ba? Matagal mo nang alam na manager si... Sandali nga. Ikaw ba? May alam na hindi ko alam? Bakit? Isa palagay mo ba? Meron ako alam na dapat mong malaman? Malo! Aida, nag-usap na ba kayo ni Rudy? Siyempre. Hindi, ibig ko sabihin, yung totoong usap. Malo, kung meron kang gustong sabihin, eh sabihin mo na. Eh, para lang kaya nag-iikutan na... Hindi ko kasi alam kung ano magiging dating sa'yo. Pero nung wala ka, pinasubaybayan kong kilos ng asawa mo. Ano? Nagawa mo yun? Dahil kaibigan kita. At ayoko may naluloko sa kaibigan ko. Alam mo, Aida, siguro dapat umuwi ka na. Hindi ako dapat mong kausapin. Si Rudy. Itanong mo sa kanya kung totoong nagtatrabaho pa siya. At itanong mo rin sa kanya kung anong ginawa niya sa mga padala mo. Sa pera. Itanong mo sa kanya kung gaano siya katapat sa iyo. Tapos ako pati ngayon nakadimanda!
Kaida, pabayaan mo makapagpaliwanag ako sa'yo. So, paano mo malulusot ang itong problema to, ha? Nung magkakilala tayo, matagal na kami hiwalay ni Gina. Hiwalay? Pero pinakasalan mo siya. Kasal ka sa kanya. At ngayon, pinakasalan mo ako. Ha? Alam mo ba hindi ka na pwede mag-asawa? Hindi ka na pwede magpakasal? Aida, mahal kita. Pinakasalan kita dahil gusto ko sumama ka sa akin. Niloko mo ako! Masyado nga ako nagmadali sa pagkakasawa. Hindi ko pa siya masyadong kilala. Mali ako. Maling-mali. Ano ngayon ang balak mo? Alam ko. Masyado pa magulang isip ko. Kailangan kong marami ang bukato. Abogado? Bakit mo didemanda ka? Hindi. Nakatanggap kami ng subpoena. Didemanda kami ng babae. Kapag di naman mukha ng babaeng yun. Siya na nga pong kabit eh. Siya pa magdidemanda. Nung kaso naman daw. Teka, ano bang kabit ang sinasabi mo? Siya nga itong legal na asawa. Dahil siya ang unang pinakasalan ni Rudy. Kasal? Ano sabihin, pinakasalan ni Rudy ang ganong klase ng babae? Oo. Mas una siyang pinakasalan. Kaya siya kayo naghahabol. Kaya ngayon, sabit ako, ako pong lumalabas na other woman. Tama ba naman yun? Paano nangyari yun? Kung sabihin mo, paano nagawa sa akin ni Rudy yun? Sabi niya sa akin, mahal na mahal niya ako. Sabi niya, nire-respeto niya ako. Sabi niya, ano siya? Ano man naloko siya? Niloko niya lang ako. Saan na umuwi si Rudy ngayon? Sa bahay pa rin. Kaya lang malamig na ako sa kanya. Hindi ko na kayang tumabib sa kanya. Malay ko ba? Sa paglipas ng buong hapon, kasama yung Gina niyo. Gina? Hindi ba Cherry ang pangalan? Ano bang Cherry ang sinasabi mo? Ha? Gina? Akala ko ba nakikinig ka sa kwento ko? Teka, ang gulo eh. Eh, ikaw nang gugulo ng utak ko eh. Ginugulo mo yung usapan eh. Ikaw, Aida. Sino ba si Gina? Si Gina yung unang asawa ni Rudy. Isang public school teacher. Kasal sila sa probinsya. Ang sabi ng hayad kong asawa, matagal na lang silang hiwalay. Matagal na daw silang hindi nakikita. So kung ganun, hindi mo ba kilala si Cherry? Sino ba si Cherry? Bakit ka ba Cherry ng Cherry? Aida, si Cherry, isang receptionist sa club. Yun ang pinagkakagastusan ng asawa mo ng mga perang pinagpapagura mo sa Saudi. Thank you.
hinihintay mo rin si Aida. Nagbago na ang isip ko. Ang sabihin mo, bigla ka lang naluwag. Huwag akong tarayan mo. Hindi ako ang kalaban mo. Si Aida, siya ang nagpakasal sa asawa mo. Pero kapit ka pa rin ng asawa ko. Ikaw si Aida, right? Ako ang legal na asawa. Ang original. Siya naman ang number 3. Salamat pumayag niya makipagkita sa akin. Sayang naman kasi ang ganitong pagkakataon kung palalampasin ko pa. Ewan ko, mali nga ata ang pagpunta ko rito. Kung gusto niyo mag-away, kayo na lang. Total, kayo lang naman may problema. Problema rin kita. Ang totoo, marami tayong dapat balanse. Dahil malaking atraso mo sa akin. Hindi lang si Rudy ang pinagpasasaan mo. Pati na rin lahat ng pinagpagurang ko. Yung mga kasangkapan mo sa bahay. Yung pinababayad mo ng upa. Yung mga alahas mo. At pati na rin pinabili mo ng suot mo. Lahat yan galing sa akin. Kung ano man ang meron ako, binigay ni Rudy. Hindi ang kapalino ko ng mukha mo, no? Ako lang naagrabyado. Paano mga anak ko? Eh, sa tingin ko eh, sa mga nangyayaring to, sila ang agrabyado. Wala na silang ama, wala pang sustento. Teka, bakit ako ba ang hinaharap nyo? Bakit hindi si Rudy ang awayin nyo? Ikaw, lakas ang loob mong tawagin asawa si Rudy. Eh, hindi ka naman original. Kung tutuusin, wala ka rin karapatang awayin ako. Dahil parehas lang tayong kabit. Hindi ako kabit. Pinakasalan niya ako. Ako ang una. Ako ang legal na asawa. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Niloko niya ako. Natural. Yan ang ipalulusot mo. Totoo ang sinasabi ko. Kung alam ko lang na may asawa siya, hindi ko sana siya pinatulan. Dahil hindi naman ako masamang babae. Teka, inalalabas mo atang masama akong babae dahil pumatol ako kay Rudy. Hindi ba? Teka, hindi ba naman nakakahiya itong ginagawa natin? Isang lalaki, pinag-aawayan natin. Dapat ba natin pag-agawan ng lalaking katulad ni Rudy? Ikaw ang nagsampan ng kaso. Pinaglalaban ko lang karapatan ko sa kanya. Alam mo, kung ako lang hindi ko siya kailangan eh. Pero yung mga anak ko, yung karapatan ng anak ko ang pinaglalaban ko. Pinaglalaban ko rin lang ang pagkababae ko. Kaya kong mabuhay nang wala siya. Eh, ano pa ang pinag-aawayan natin? Kung ayaw niyo kay Rudy, akin na lang siya. Makakaalis ka na. Ano ba ang gusto mangyari sa akin? Saan ako pupunta? Wala akong pakialam. Kung gusto mo, balikan mo si Gina. Kung ayaw mo sa kanya, balikan mo si Cherry. Kung hindi ka kontento sa kanya, maghanap ka ng number 4, number 5, number 6, kahit ilan. Tutal, magaling ka naman mambola eh. Aida, ikaw ang mahal ko eh. Tama na. Huwag mo na akong lokohin. Bantad na sa akin ang kasinungalingan mo. Said na ako. Wala na rin akong perang mabibigay sa mga luhot bisyo mo. Wala na rin akong pagmamahal na mabibigay sa'yo. Dahil sa sobrang sakit ang dinurot mo sa akin. Aida. Magka-file ako ng petition sa korte. Ipa-aanal ko ang kasal natin. At pipilitin ko rin na lahat ng naipundar ko ay mabalik sa akin. Lahat ng kinuha mo at mga babae mo, mapunta ulit sa akin. Makakaalis ka na.
pare. Mali ang ginawa sa'yo ni Aide. Wala siyang karapatang palayasin kasi sarili mong pamamahay. Conjugal property ninyong dalawa yan, di ba? Ang masakit pa nga nito, may binitawas yung salita. Sabi niya, babawiin daw lahat yung naipundar daw niyang gamit. Ba't ganun pare, no? Tayong mga lalaki, magtatrabaho tayo para intrega sa mga babae ang kinikita natin. Pinagpaguran natin, pinaghirapan natin, nauwi lang sa kanila. Pero ba't ganun si Aida? Porke ba't siya lang ang kumikita eh? Sa kanya na lang yung pinagpaguran niya? Paano lang ako? Bilang asawa, ano lang karapatan ko? Di ba napaka-unfair naman yung sistemang yun? Ang akin, sa kanya, at ang kanya, kanya lamang. Paano na ako? O paano na tayo mga lalaki? Kaya nga ako, ayoko mag-asawa eh. Tignan mo ako. Walang problema. Pag kumita ako, akin lang. Sa akin lang, pare. Ayoko. Hindi ako papayag. Akin ang mga gamit na to. Walang bawian. Oo naman. Sa'yo naman talaga yan eh. Eh bakit gustong kunin ni Aida? Eh, paano nga? Lahat ng mga yan, galing sa kanyang pera. Ah, ganun. So, papayag ka. Ha? Papano na ako eh? Di wala na natira sa akin. Di na nga kita masolo ng buong buo eh. Pati ba naman to mawawala pa? Eh paano nga? Nag-file na nga siya ng annulment eh. Ayun. Eh di, maganda. Para masolo na kita. Pwede, Cherry. Na nga ba sinasabi ko eh? Gusto mo rin siya, no? Kayo talaga mga lalaki. Manluloko. Hindi mo ako naiintindihan eh. Ayun, aminin mo na. Kaya pala, pinatulan mo pala ako dahil nalulungkot ka nung nasa Saudi si Aida. Sa makatuwid, ginawa mo akong panakit butas. Hindi totoo ang sinasabi mo yan. Hindi pwede mangyari yan. Mahal kita. At hindi kita pababayaan. Ay, gano'n naman pala eh. Bakit hindi yung papaana lang kasal mo kay Aida? Tutal, may asawa ka namang iba. Alam mo, Cherry, yun lang pinangahawakan ko eh. Tinawa, oo, sige. Hindi nga siya ang una kong naging asawa, pero para kay Aida, ako pa rin ang una niya asawa. At isipin mo ha, isipin mo lang, kapag naanal ang kasal namin ni Aida, ang mangyayari, maaari siyang humanap ibang mapapangasawa. At tuluyan, mawawalan tayo ng kikitain dahil sa ideya na itong lalaking to, ang siya makikinabang ng lahat ng pera niya. Samantalang kung ako pa rin ang kanyang asawa, ako pa rin siyempre ang makikinabang doon sa mga kinikita niya. Ano yun? Tawag doon? Conjugal rights siya ang tawag doon eh. Kaya ilalaban nyo, huwag mapawalang visa ang kasal yung dalawa? Ito naman eh, sa ngayon, tingin ko, wala pa siyang balak mag-asawa muli. Tsaka, ganit lang yun eh, kaya gusto makipag-iwalay sa akin eh. Pero, mautak ako. Hinding-hindi ko siya ihiwalayan at hinding-hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon makahanap ng mapapangasawa niya. Para tuloy ang ligaya natin. Tama. Eh, teka. Paano si Gina? Di ba dinimanda kayong dalawa ni Aida? Huwag mo intindihin yun. Tsaka matagal na kaming hiwalay ng babaeng yun. Hindi kayo makasama sa demanda eh. Si Aida lang, ano ka ba? Mabuti nga sa kanya. Talaga? Kahit dalawa niyong pinakasal. Thank you.
please, pwede bang... Wala na tayong dapat ng pag-usapan. Bahala na yung mga abogado natin. Ayoko. Hindi ako makapapayag na manalang kasal natin. Sa simula't mula pa, wala nang bisang kasal natin. Kaya sa ayot sa gusto mo, babawiin ko lahat ang naipundar ko. Babawiin kong buhay ko. Mababaliwala ang petisyon mo, Aida. Walang dahilan para manalang kasal natin. Dahil hindi ka na mag-aasawang muli. Magsepuro na tayo. Nagaksaya ng panahon si Aida na hilingin sa husgadong ideklarang walang bisa sa simula pa ang kasal nila ni Rudy sapagkat ito'y may asawa na nang sila'y ikasal. Hiniling rin niyang lahat ng mga ari-ari ang naipundar niya sa sariling kayod noong panahon ng kanilang walang bisang kasal ay ituring na sa sarili at eksklusibong pag-aari niya. At tinutulan nga ni Rudy ang petisyong ito. Kinatwiran ni Rudy na ang petisyon ni Aida ay maaaring isampa lamang kung si Aida ay nagbabalak ng mag-asawa muli. At dahil nga si Aida ay wala namang balak, hindi pa kinakailangan ng deklarasyon ng husgado na ang kasal nito kay Rudy ay walang bisa. Ngunit hindi sumang-ayon ang Korte Suprema kay Rudy. Sinabi ng korte na hindi lang ang pag-aasawang muli ang okasyon kung kailan maaaring magsampa ng petisyon para ideklarang walang bisa ang kasal ng isang tao. Bagamat kailangan nga ang nasabing deklarasyon para makapag-asawang muli. May ibang dahilan maliban sa muling pag-aasawa o remarriage upang hilingin ang deklarasyon ng pagkawalang bisa ng kasal. Tulad ng likidasyon, paghahati at pamamahagi ng mga ari-ari ang naipundar noong panahong ng nasabing kasal, gaya nitong hinihiling ni Aida. Maaari din itong isampa upang malaman kung sino ang may karapatang kumupkop at sumuporta sa mga anak. Sa mga nabanggit na kaso, ang pinakamatibay na ebidensya upang patunayan ang pagkawalang bisa ng kasal ay ang deklarasyon ng husgado na siya ngang hinihiling ni Aida dito sa kaso. Nakalulungkot isiping may mga taong walang pakundangang nagsasamantala sa kanilang kapwa. Higit na masakit tanggapin na kadalasan kung sino pa ang iyong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ng buong puso't buhay ay siya pang umaabuso't nagsasamantala sa iyong kabait at katapatan. Walang mawawala kung tayo'y mag-iingat sa mga taong hindi pa natin lubusang nakikilala. Lalong hindi masama kung tayo'y matututong mag-ingat sa mga taong sa pag-aakala natin kilala natin. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Jose Sison, na walang sawang gagabay sa inyong paghahanap ng katarungan at pakikipaglaban sa katwiran dito sa programang Ipaglaban Mo. Wala ko na muli ito ng tingin. Paano? Ang sad ng buhay talaga, di ba? Heaven. Pero mo, malaki ang magagawa ang gusto mo. Walang magbibigay ng problema sa'yo. At walang makikialam sa'yo. Tama. Pero ang pinakamagandang parte nun, pwede ka naman paligo ulit. Ay, nako, ayoko. Ayoko man naman paligaw. Bakit mo man? Ayoko man naman mga lalaki. Sakit lang sila ng ulo eh. Eh, enjoy ko na pagiging single ko. Oo nga naman. At least ganyan, wala akong problema. Masaya pa ako, di ba? Tama. Ayoko na, ayoko na. Hindi na kita kailangan. Cherry naman. Pagkatapos lahat ng nangyari, tatalikuran lang ako basta-basta. Ganun ba yun?
Oh, ayoko ng problema. Anong malay ko sa susunod? Ako naman ang pag-inita ni Gina. Eh kung dinimanda niya ako ng adultery, matutulungan mo ba ako? Saan din nakita kailangan? Mabigat ka lang. Ganyan pa kayo talaga mga babae? Mga mukhang pera? Oo. Oh, alin? Wala kang pera nung kala mo papatulang kita. Kanya naman kayong mga lalaki. Wala kayong pagmamalaki sa amin. Bawi-bawian lang sa mundong ito. Kung kaya mong manloko, kaya ko rin. At ang mga katulad mong hindi marunong magmahal, walang karapatang maghanap ng pagmamahal. Ayos! Lumayas ka! Hindi ko kailangan ng tao walang silbi. Lumayas ka. Lumayas ka! Thank you.